meron kang ganitong klase ng helmet, yung spider na matinis, mga paps. So mapapansin mo dito yung kanyang old paint is lumang-luma na. So marami na itong mga gasgas. So ang gagawin natin is i-restore natin itong paint na ito. Gagawin natin itong glossy finish na. So bali, ganito lang ginawa ko dito. Kung makaka-encounter kayo ng ganitong klase ng helmet na spider na matte, so ang ginawa ko lang dito is tinanggal ko lang yung kanyang top coat na matte clear. Gumamit lang ako dito ng 240 grit na papel de lija, mga paps. Katapos nun, isinundan ko ng 400 grit hanggang sa mapunta ako sa 800 grit. So, maingat na maingat kung ginawa to, mga paps, dahil baka lumabas kasi yung kanyang primer dito. So, minake sure ko na yung matte clear lang yung kanyang matatanggal. So, syempre, bago ko ginawa ito, is tinakpan ko muna yung mga dapat takpan para hindi malagyan yung ating foam dito sa loob, yung kanyang pinaka, yung para bang upholstery niya sa loob, so upholstery ba ang tawag doon, so para lang hindi siya marumihan sa loob, kasi mag-aalikabok to pagka nilihan natin, pagka tinanggalan natin yung kanyang matte clear. So kailangan is tiyagain nyo lang yung pagtatanggal ng kanyang clear coat dito, mga paps. So hindi dapat na madiin, so kailangan is lagi lang sinisipat para makita natin kung tama yung ginagawa natin sa paglilihan natin. At pagkatapos kong matanggal yung kanyang matte clear dito is pininok ko muna ito ng 800 grit na papel de lija para pagka binugwa natin ito ng base color na kulay black mamaya is pantay-pantay na. So pino na siya. Yung tipo ba na hindi mo na makikita yung pinaggasgasan ng papel de lija na magaspang na ginamitan natin ng 240 nung tinatanggal natin yung kanyang matte clear finish. At i-make sure nyo lang, mga paps, na yung kanyang mga sticker dito, yung kanyang mga pangalan na spider is hindi natin yan masisira. So kailangan is maingat tayo na hindi natin dapat na masira o magasgasan natin. After ko namang matanggal lahat ng kanyang top coat clear na matte dito, is in-start ko na tong bugaan ng kulay black. So itong merong mga logo dito kagaya ng spider, medyo iniwasan ko ng konti yan. Hindi ko masyado yan pinatatamaan. Need kasi natin yan na ma-restore yan mamaya para magmukha siyang brand new look ulit para hindi mabura yung kanyang design. At least 4 coats yung ginawa ko dito at iniwasan ko talaga dito yung kanyang mga pangalan na spider at saka yung kanyang mga logo. Dahil pagkatapos natin itong ma-base coat ng kulay black, is lilihay natin ng 1,000 grit yung kanyang mga pangalan na logo dito na spider para lilitaw siya na ma-pinis. Pero bago ko ginawa yan is pinatuyo ko muna ng isang oras bago ko nilihay o bago ko pinalitaw yung kanyang mga logo dito. After natin matapos yung kanyang base coat na black dito, isihintayin na lang natin ito na matuyo ng isang oras bago tayo mag-proceed sa paglilihay ng mga logo. At pagkatapos ng top coat na natin, dito mapapansin nyo na yung pangalan na spider at saka yung mga logo is malinis na. So niliya ko na kasi to ng 1,000 grit na papel de lija. Tapos si top coat na natin to. Siya nga pala yung top coat, pero ito, mga paps, nilagyan ko ng gold pigment para pagka natapos tong matop coat is makikita natin yung kanyang pagka black is nagme-metallic siya. So meron siyang metallic dito na kulay gold. At least 3 to 4 coats yung gagawin natin dito at mag-i-interval tayo dito ng 15 to 30 minutes na drying time bago tayo mag second coats para iwas bubbles. Yung nga pala mga materials natin ginamit dito is urethane na automotive paint, mga paps. Meron tayong black dito at saka yung top coat na K92. Syempre yung ating thinner na ginamit dito is urethane din. Bali hindi tayo gumamit dito ng surfacer, mga paps. Bali yung pinaka primer natin dito is yung kanyang original paint na black dahil napansin ko na matibay naman nung nililiya ko. At talagang matibay yung kanyang original paint na base black dahil nung pinintura natin ng kulay black kanina na base is hindi naman siya nag-react, hindi naman siya nag-bubble. So okay na okay siya, napatungan lang. Bali ito na yung kinalabasan ng ating project, mga paps, sa ngayon. So mapapansin nyo na galaxy black na siya, mga paps. So ayan, so napakaganda ng kanyang effects dito. Meron siyang
nag-gold effects dito. So, gawa yan ng ating pigment na linagay kanina na hinalo natin sa ating top coat clear. So, konting-konti lang yung linagay ko para hindi siya mag-pure gold, kasi pagka marami o naparami yung linagay nyo na pigment is magiging kulay gold na to, dahil yung pigment natin is napakatapang yan. So, at least na wala mang 1 grams yung linagay natin dito na pigment. So, ayan, Pops, napakadali lang at kayang-kaya mo na ngayong i-restore yung iyong helmet. Naman sa bibili ka pa ng brand new na helmet. So, ikaw na mismo, kayang-kaya mong gawin brand new rin yung helmet mo, mga Pops. Jake, ulang kaya. Shoutout sa'yo, Pops.